Mga kapuso, huwag magulat ha pag nauusong challenge Kuya Kim kung saan ang isang mata mala anime o glow in the dark at iba pa. Pero Pat, hindi para sa lahat nakikiuso lang ha. Dahil may nakilala tayo kailangan magsuot niyan dahil sa isang aksidente. Yan ang kwentong inalam ni JP Storiano. Napaluwa rin ba ang inyong mga mata sa nauuso ngayong hashtag One Eye Challenge? Isa si Naoki Malustre sa mga nakikiuso sa challenge. Mula sa normal na mata na suot niya sa pang-araw-araw. Para hindi masyadong pansinin ng tao, yan. Yun, ito, pang-cosplay. Sharingan Eye na hango sa anime character. Yeah, how cool is that? This lights up! At pati matang glow in the dark. Maraming salamat. Ang iba't ibang disenyo ng mata ni Naoki, artificial o eye prosthesis. At hindi lang ito basta pang-forma. Yung mga artificial eye ko po, hindi lang po ito pang-forma kasi kailangan ko pong sarahan yung kaliwang mata ko. Taong 2008, nang maaksidente si Naoki sakay ng motorsiklo, kaya napuruhan ang kanyang kaliwang mata. Kinailangan itong operahan. Kailangan na po niyang tanggalin para hindi po madami ng infection yung right eye ko. So after enucleation, ang naiwan doon sa loob ng mata is cavity, no? And kailangan lagyan yun ng artificial eye that protects the inside of the eyes. Ang eye prosthesis, gawa sa acrylic plastic na karaniwang ginagamit sa paggawa ng pustiso. Maproseso ang paggawa nito mula sa paghuhulma sa hugis ng mata hanggang sa pagpipinta. Mano-mano itong ginagawa. Uno muna, pinupunasan ko muna itong outer part kasi baka may mga dami. Tapos, tsaka ko naman ilalagay normal eye. Paalala ng mga eksperto, ang pagsusuot ng eye prosthesis ay para lang sa mga sumailalim sa enucleation o pagtanggal sa isang mata. Precaution on using designs like this unless you're is prescribed by an optometrist or somebody that specializes in ocular prosthesis. Ang artificial eye, malaki ang naitutulong sa kanya, lalo pat marami ang nangmamata sa kondisyon niya. Yung nga po, may nagsasabi sa akin na bulag. Sa sobrang hirap nun, yung andami mo nang iniisip, tapos tutuksuin ka ba? Actually, nung una po, medyo masakit sa akin kasi hindi naman po ako katulad ng mga inborn na pinanganak ng gano'n, na aksidente po ako. Kaya nahihirapan po ako mag-adjust. Kaya ganoon na lang ang pag-iingat niya sa mga ito, lalo't hindi bababa sa 20,000 pesos ang halaga nito. So importante po na alagaan natin sila, huwag natin silang ibabagsak. Kasi kagaya nito pong akin, medyo manipis po yung sa bandan dito. So pag nalaglag po yan, tapos nauna po yan, may tendency po na mabasag talaga. Hindi nyo na po may susuot yan kasi po masusugatan na po yung loob ng mata nyo. So ganito ko po siya nililinis. Binababad ko lang po siya sa garapo na may tubig. Ngayon, todo flex pa siya sa kanyang social media accounts habang ipinapakita ang iba't ibang designs ng kanyang mata. Sa totoo lang po, naibalik ko po yung kumpiyansa ko po sa sarili dahil marami po ako nakikita ang taong may kapansanan. So parang feeling ko po is wala naman dapat ikahiya or ikalungkot kapag ikaw ay may kapansanan. Ano mang kakulangan, huwag agad didiniman ng pag-asa. Mahalagang tanggapin ito at hindi gawing hadlang para muling maibalik ang pagmamahal at kumpiyansa sa sarili para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ako si JP Soriano at yan ang kwentong dapat alam mo.